Bakit po kayo malungkot, Mama? Nag-aalala kasi ako sa'yo, anak eh. Malungkot po ba kayo dahil naging friend ko si Barnes? Hindi. Di ba pumayag na si Mama na magkita kayo ulit? Pero parang napipilitan lang po kayo eh. Pumayag lang po kayo kasi love niyo ako. Anak, kailangan kitang kausapin. Tungkol saan po? Tungkol kay Jaime. May gustong sabihin sa'yo si Mama. Kaso hindi alam ni Mama kung paano sisimulan kasi baka magalit ka sa akin. Hindi po ako magagalit sa'yo, Mama. Mahal na mahal po kita eh. Kahit nag-secret po ako sa'yo, hindi ka pa rin po nagalit sa akin. Anak, may secret din si Mama eh. Di ba nagtatanong ka sa akin kung sino ang papa mo? Hindi ko sinabi sa'yo. Akala ko kasi hindi na babalik si Jaime. Si Parts? Si Parts yung papa ko? Oo, anak. Siya ang papa mo. Patawarin mo ko kung hindi ko sa'yo sinabi agad, anak, ha? Natakot kasi si Mama. Baka saktan ka lang din niya katulad ng ginawa niya kay Mama. Pero ngayon po, pwede ko na po siya maging papa. Oo. Kung gusto mo. Thank you, Mama. Hindi ko dapat tinago sa'yo ito. Patawarin mo si Mama, ha? Huwag na po kayo umiyak, Mama. Mahal na mahal po kita. Anak, mahal na mahal din ikaw ni Mama, okay? I love you. Tulog na si Miko. Habang buhay na pala talagang nakakadikit si Jaime sa buhay natin. Hindi ko yung ginawa para sa kanya. Ginawa ko yun para sa anak ko. Iba yung dinalikuran kami ni Jaime dati. Iba yung bigat ng desisyonan na sa akin ngayon. Ayoko balang araw, sisihin ako ng anak ko na pinagkait ko yung pagkatao ng ama niya. Naiintindihan ko naman eh. Medyo masakit na, pero naiintindihan ko. Nagsisisi ka pa na ang pinakasalan mo may bagayang ganito? Nagsasabi mo. Narinindi. Hindi ako nagsisisi. Kahit anong problema pa yan, kahit ano pa yan. Tandaan mo. Lagi mas malaki yung pagmamahal ko para sa'yo, ha? Daddy ko. Hindi ko na po ba pwede maging daddy si Daddy Natoy? Miko, anak. Pwede mo pa rin ako maging daddy, ha? Hanggat gusto mo.
Okay na po ba pag dalawa po kayong daddy ko? Anak, kung saan ka magiging masaya, ha? Ilang problema sa akin. Thank you, Daddy. Salamat. Cute kaya nito, PMs. Sure ka? Wala kang number niya? Or Viber? Or Instagram? Or Snapchat? Sorry. Kunin mo na kaya yung number niya, Chong. Pero wag na. Mukhang dense ka type eh. Mukhang masama tingin sa'yo. Chong, hindi yan yung type ko. Yung isa. Yung spikely buhok. Mas maganda nga yun eh. Hindi pa masugit. Sigurado ka, men. Eh, yung parang yung kulot yung type mo eh. Pero in fairness ah, cute siya. Cute? Anong cute dyan? Eh, nakilaking bulas niya. Kaya nga, he looks so strong eh. Parang kayang-kaya niya akong i-protect at alagaan. Kaya nga, I really wonder bakit hindi kayo naging close. Considering na ate pala niya yung wife ng kuya mo. Eh, paano kami magiging close niyan? Isa mo na nung nakasama ko yan, puro kamalasan na nangyari sa akin. Kaya ikaw ah, lumayo-layo ka dyan. Mamaya malasin ka din. Teka. Eh, kung tutuusin nga, kayo yung malas sa amin eh. Kasi nga, nadeskrasya yung pamangkin ko nang dahil sa ate Lucy mo. Di ba? What was that all about? Wala. Sige na, alis na ako. Ako walang gana dito eh. Thank you po, Daddy Jaime, sa kite! You're welcome. Hintayin mo na lang to, ha? Malapit na to. Sige po! Irene? Kung pwede lang sana sa susunod. Gusto ko sana makasama si Miko nang hindi dito. Gusto ko sana siyang mailabas. Okay, makasama ko sa apartment ko. Jaime, ang dami mo naman atang gustong hilingin. Kakasimula pa lang. Irene, iingatan ko siya. Anak ko siya. Jaime, huwag mo kalimutan na ama na rin niya si Natoy. At hindi ko kakalimutan yun. Ang sinasabi ko lang, hindi ako bumalik dito at pinaglaban ang karapatan ko para sa kanya. Para lang hayaan siya masaktan. Alam mo naman yan, di ba? Miko, okay na! Slowly. Mang, nakita ko ang happy family sa labas. Pati na rin si Kuya na obviously eh, outsider. Ma'am? Hindi mo ba ako pagsasabihan sa gulong dinala ko dito sa bahay? Walang talak, walang sermon, nothing? Marami na akong problema. Para problemahin pa kita. Nandito kayo. Dahil may nanggugulo sa palengke. Ano ginagawa niyo sa harapan ko? Ang tatanda niyo na alam niyo na mga dapat niyo gawin, di ba? Lahat na lang ba dapat niyo iasa sa akin? Sensya na po, Kapitan. Ah, lumayos kayo! Balita na ako nasa si Clara.
Sabihin ko pa may gana magbasag pagkatapos ng lahat, ate. Eh, ano naman sa'yo? Yan ang hirap sa'yo eh. Nagkakalat ka ng di mo. Iisip sinong maapektuhan. Aba, Emma. Hindi ko gusto yung pananadelta mo, ha? Baka nakakalimutan mo, mas nakakatanda pa rin ako sa'yo. Yun nga, ate. Dami ako kahit anong mangyari kasi kapatid kita. So concerned ka, ganun. Well, at least concerned ka. Si Mamang parang nakakalimot na yata na mga anak din niya tayo. Parang mas gusto ko pa yung tinatalakan at sinusupalpal niya ako. Kasi kahit nung ninanag niya ako, alam kong may pakialam pa rin siya sa atin. Sa akin. Ngayon parang wala na talaga siyang concern eh. Ate, matanong kita. Si Jaime ba gusto mo yan? Kasi gusto mo siya? O gusto mo lang bisitin si Ate Irene? Pwede ka bang tanggapin si Miko katulad ng pagtanggap ni Kuya Natoy? Nung nagkataon, ang weird na lang talaga ng family tree natin. Lola Kuching! Tingnan niyo po ang binigay po ni Daddy! Ibig ko po sabihin yung isa ko pong Daddy, si Daddy Jaime. That's good. Promise niya po, bibisita siya ulit. And nasa ng mama mo? Kasama pa ba ang Daddy Jaime mo sa labas? Hindi po, Lola Kochi. Nakaalis na po si Daddy Jaime. Tinutulungan lang po ni Mama ipasok yung mga pinabili doon sa palengke sa likod. Natoy, Miko, nagluto ako ng merienda na sa kusina. Tara na! Sige na, itatay. Si Miko na lang po. Sige. Tara, Miko. Dali, dali. Takbo. You knew from the start na komplikado ang relasyon pinasok mo at pinili mo si Irene. No matter how much you love that boy, he will never be truly yours. Yan ang matagal ko na sinasabi sa'yo noon pa. Handa ka na bang habang buhay eh, makikisalo ka na lang sa pamilya ng ibang lalaki? You should be looking after your own family. Your own flesh and